Samantala, asahan na daw ang pagdating ng mas malalakas na bagyo sa bansa dahil sa climate change ayon sa mga eksperto. Anila, bukod sa mga posibleng malalakas na bagyong darating sa bansa, tumataas din daw ang level ng tubig sa mundo na posibleng maging dahilan ng paglubog ng mga kalupaan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Joash Bermejo. Bagamat hindi direktang nakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas ang Super Typhoon Florita, mas pinaigting pa rin ito ang umiiral na hangin habagat na siyang dahilan para sa mga nararanasang pag-uulan sa bansa. Ang Super Typhoon Florita ang kauna-unahang naitalag super typhoon sa bansa at sa buong mundo ngayong taon. Noong nakaraang taon, sinalanta rin ang bansa ng isang super typhoon. Sino ang hindi makakalimot sa Super Typhoon Yolanda na nag-iwan ng malawak na pagkasira? Ang mga sunod-sunod na pagkakaroon ng mga mas malalakas na bagyo sa mga susunod na panahon ay dapat na umanong asahan. Ito ngayon ang naging babala ng ilang mga dalubhasa na naging bahagi ng Intergovernmental Panel on Climate Change na isinagawa sa bansa. Bunsod umano ito ng palalang problema ng climate change na nararanasan ng mundo sa kasalukuyan. At isa ang Pilipinas ay tinuturing na pinakaapektado ng pagkabago sa klima. Okay. We're not expecting big changes in the total number of cyclones. The big changes are in the fraction that reach the most damaging categories, the Category 4 and Category 5 storms. Ayon sa naging assessment report ng PICC ngayong 2014, maliban sa papalakas ng mga bagyo na maaaring tumama sa mga bansa, patuloy na lumalala ang pagtaas ng level ng tubig sa mundo kasunod ng unti-unting pagkatunaw ng mga yelo sa North at South Pole. Ayon sa pag-aaral, sa bawat 2 degrees Celsius na pagtataas sa temperatura ng mundo, nagkakaroon ng 40 centimeters hanggang 55 centimeters na pagtaas sa level ng tubig. Now, that doesn't mean the sea level rise will be the same everywhere around the world, but on the whole, the sea level rises will be in about those numbers, although as Jean Pascal already said, that if you're in an area where the land is subsiding for some other reason, then the net effect will be greater. Isa ang Pilipinas sa pinakaapektado ng nangyayaring sea level rise. Patunay rito ang unti-unting pagkalubog ng Kamaynilaan. Para sa mga scientists na naging bahagi ng Intergovernmental Panel on Climate Change, ang naging pag-aaral na kanilang isinagawa ay magsisilbi lamang bilang larawan ng estado ng mundo ngayon. Nasa kamay pa rin ng mga opisyal ng pamahalaan ang pagpapatupad ng tamang programa para sa climate change mitigation. Ako po yung kaibigan, Joash Bermejo para sa Newsline.